Iginiit ng kampo ni Senador Juan Ponce Enrile na hindi siya maaring idawit sa pork barrel scam. Wala raw kasing basbas ng senador ang mga transaksyon ng dati niyang chief of staff sa mga NGO ni Janet Lim Napoles. Saksi si Cara David. Sa transmittal letter na ibinigay ng NBI sa ombudsman, sinabi ng whistleblower na si Ben Herluy na tumanggap umano ng 172.8 million pesos si Senador Juan Ponce Enrile mula sa PIDAF na pinapadaan sa mga NGO ni Janet Lim Napoles. Pero ang tumanggap at pumirma umano ay ang dati niyang chief of staff na si Attorney Gigi Reyes. Kaya sabi ng legal counsel ng senador, hindi raw maaaring idawit si Enrile. Kung paanong nailipat ang pondo mula sa kanyang instruction na ito ay sa LGU at ito'y inilipat sa isang NGO, ay hindi ito ang instruction. At wala itong kaalaman sa Secretary Enrile kung paano ito napunta sa mga NGOs ni Napoles. Wala po tayong criminal liability because of command responsibility. Wala na rin daw komunikasyon ang kampo ni Enrile kay Reyes na noong Agosto para umalis sa bansa. Si Ruby Tuaso naman na ayon din kay Luy ay tumanggap daw ng pera, hindi rin daw staff ni Enrile o ni Senador Jinggoy Estrada gaya ng sinabi ng whistleblower. Ang isa namang staff ni Estrada na si Pauline Labayen na isinasangkot din, matagal na raw nag-resign ayon sa kampo ng senador. Nauna nang itinanggi ng senador na may kinalaman siya sa pork barrel scam. Si Attorney Richard Cambe naman na tumatanggap umano ng pera para kay Senador Bong Revilla, matagal na raw on leave. Tulad ni na Enrile at Estrada, itinanggi rin ng senador ang papel umano niya sa kontrobersya. Si dating Benguet Representative Samuel Dangwa na sinampahan ng reklamong Malversation, Direct Bribery, and Other Graft and Corrupt Practices Act, iginiit na hindi raw niya trabaho na busisiin kung peke o lehitimo ang NGO na tatanggap ng kanilang PIDAF. Naniniwala naman ang inireklamo rin si dating Cagayan de Oro Representative Constantino Haraula na pineke ang kanyang pirma sa ilang dokumentong hawak ngayon ng mga otoridad. Dahil mga dati ng congressman, hindi na sila pwedeng imbestigahan ng Ethics Committee ng kasalukuyang kongreso. Pero sina Enrile, Estrada at Revilla, posible raw masuspindi kung makita ng ombudsman na may probable cause at magsampa ng kasong plunder sa Sandigan Bayan. Under the plunder law, magaganap lamang ang suspension kapag ka na-file na ang information sa Sandigan Bayan mismo. Pero dapat sukatin at timbangin din yan sa provision ng saligang batas na nagsasabi na pwede lamang mag-discipline sa miyembro ng Senado at Kongreso ay ang Senado at Kongreso mismo. Siniguro ni Ombudsman Conchita Carpio Morales, hindi lalagpas sa isang taon magkakaroon na ng resulta ang kanilang investigasyon. That 1 year that I gave is really just an estimate. It could be less. It could be I less. Don't expect it to be more. I will see to it that it won't be more. Ako po si Cara David, ang inyong saksi.